Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, mapasangin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling na iyong darating na anak. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hesse ay lilitaw ang isang hari, tulad ng subling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiirali niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mga mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Di maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok.
Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lunsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kaniyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kaniyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalanging hari nawa. Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding yon si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama
kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Umarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita. Ngunit hindi nila nakita, inangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa ating mga social media outlet. Akala ko dati ang Panginoong Nazareno ay laging seryoso. Akala ko lagi ang Diyos laging malungkot. Akala ko ang Diyos dati hindi nangiti. Ang alam ko lagi, seryosong parang may sakit. Para bang ang bigat-bigat lagi ng problema ng Diyos, yun ang isiisip ko dati sa Diyos. Sapagkat wala akong nakitang imahin ng Panginoong Jesus na nakangiti. Biro mo, nakapaku sa krus, magdadasal ka, makikita mo ang Nazareno, may problema ka, biglang nakangiti. Di ba nakakatuya? Pero ngayon ang ebanghelyo natin ang nagsasabing si Jesus Nazareno ay natutuwa. Kaya ang ginamit na salita sa ebanghelyo, galak. At pag sinabing galak, buong pagkatao natutuwa. At dahil siya'y natutuwa, siya'y nagpapasalamat. Ang kanyang kaligayahan ay pasalamatan ng Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid ko, walang nagsisimba sa Quiapo na malungkot. Amen ba? Eh, Father, may problema kami. Alangan mo, ngumiti ako. Wala pong pumapasok sa simbahan ng Quiapo na malungkot at lalabas na mas malungkot. Bakit lagi tayong puno ang misa? Kahit anong araw, bakit marami nagsisimba? Sapagkat ang pumapasok dito na marunong magpasalamat ay mga taong nagagalak. At pag siya'y lumabas dito, lalo ang kagalakan niya. Dahil dinidinig ng Diyos, ng Poong Jesus Nazareno, ang ating mga kahilingan. Amen po ba? Hindi babalik kayo dito. Ako, hindi ako magsasawang pumunta rito kung hindi ako dininig ng ating Panginoon. Kung hindi tayo dinidinig, bakit ako pumupunta? Bakit tayo pumupunta? Hindi lang sa may hinihingi, kundi tayo'y nagpapasalamat. Naalala niyo pa ba ang turo ng mga magulang natin, ng mga matatanda? Ano ang sabi ng matatanda? Kung meron, magpasalamat ka. Kung wala, magpasalamat ka pa rin. Sapagkat ang biyaya ay hindi lang naman material. Ang makita kang buhay ngayon, kahit na sabihin mo may sakit ka, ay isang biyaya. Ang makakain tayo na kahit hirap tayo sa buhay, ay isang biyaya. Napakaraming taong may pera pero hindi makakain. Maraming tao, maraming biyaya na material, pero hindi masaya. Maraming tao ang pinagpala, pero hindi nagpapasalamat. Kaya natutuwa ang Diyos. Kanino siya natutuwa? Sa mga mahihirap, sa mga katulad na isang batang walang pagmamalaki. Yun ang mahirap. Ano ba pagmamalaki ko? Ano ba pagmamalaki natin? Wala tayong pagmamalaki. Kaya tayo naririto, nagpapakababa sa Diyos, nagpapakababa sa Jesus Nazareno, at humihingi sa Kanya ng biyaya. At ano ang sabi ng Salmong Tugo natin? Mabuhay ka lang marangal, sagana ka na,
Yun ang sikreto ng buhay. Manloko ka, mandaya ka, maghihirap ka. Anong hirap? Kalooban. Mas mahirap kalaban ang kalooban kaysa sa kalaban sa harapan. Kaya ngayon, ano ang hamon ng Diyos sa atin? Maging mapagpasalamat. Amen ba? Ano sasabihin nyo kay Jesus Nazareno? Thank you, Lord. Sabihin nyo nga. Huwag nyo kalilimutan yan. Tuwing papasok ka rito, ulitin ko sa inyo, bakit napakarami nagsisimba? Wala bang problema yan? Dininig ba lahat ang dasal niyan? Maring ayon sa panahon, tsaka didinigin ng Diyos. Pero bakit tayo balik ng balik dito? Sapagkat ang Diyos ay hindi nambibigo. Magkakaroon tayo ng kasaganahan at ang kasaganahan na yan ang magdudulot ng kapayapaan. Kaya first reading natin from the book of the prophet Isaiah. Ano ba sinasabi ng unang pagbasa? Magkakaroon ng kapayapaan. Kaya kita nyo, bata, maglalaro ng ulupong, bata, nandun sa yungib ng mga ahas, hihiga kasama yung leon, makikipaglaro sa oso, mga simbolismo yon ng kapayapaan. Eh, Father, ang gulo-gulo ng mundo ngayon. Saan po ba nagsisimula ang kapayapaan? Sa tao, sa iyo, sa akin. Paano nagkakaroon ng kapayapaan? Pag dinala mo si Kristo sa buhay mo. Hindi ka man pansinin, sira ang kaman. Pero dala mo si Kristo, hindi ka gaganti, mas panatag ka. Hindi ka gagawa na masama, niloko ka. Hindi ka gaganti na lolokohin mo rin. Mas may kapayapaang ka. Kaya ulitin ko lang sa inyo, magkakaroon ng kapayapaan pag tayo'y na sa poong Jesus Nazareno. At paano siya suma sa atin pag nabubuhay tayong marangal? Ano ba yung marangal? May dangal. Ano ba yung dangal natin? Anak ng Diyos. Yan ang dangal natin. Hindi ka anak ng tupa. Hindi ka anak ng tokwa. Hindi ka anak ng isda. Ano ka? Anak ng Diyos. Ano ang dangal mo? Pagiging anak ng Diyos. Kapatid ni Jesus. At ang dangal na yan, hahawakan mo, anuman ang mangyari, ipapakita mo na ikay anak ng Diyos. Hindi ka anak ni Taning, kaya hindi ka gaganti. Dahil ang gumaganti lang, ano na pinagkaiba mo? Inirapan ka, iirapan mo rin. Ano pinagkaiba mo sa nang irap sa'yo? Wala. Chinismis ka, ginantian mo, chinismis mo rin. Ano pinagkaiba mo dun sa chismosa? Wala, chismosa ka rin. Kaya hindi tayo pinagaganti. Ano ang pinagagawa sa atin ng Diyos? Maging marangal tayo. Dalhin mo ang dangal ng pagiging anak ng Diyos. At ano ang kasunod? Sasagana ang buhay mo. Kaya tayo naririto. Ba? Kahit ang dami nating problema, may kinakain pa tayo. Yung iba sa atin, meron pang panghimagas. Yung iba sa atin, may merienda pa. Hindi ba sagana yun? Alam nyo, doon ako naka-assign sa probinsya. Masarap kumain pag iniimbita kami sa blessing ng bahay. Lalo na pag yung blessing sa bukid. Sabagkat yung handa, dahil Ilocano, ang mga handa nila, dinding-deng, pinakbet. Ano pa handa? Dinuguan. Na mas marami ang dugo kaysa laman. Makikita mo, masayang kumain. Minsan isda. Sasabihin ko pa nga, pwede ba magkamay? Hindi ba biyaya yun? Hindi ba masarap yun? Hindi ba kapanatagan yun? Kaya sa pagninilay natin ulit ngayong umaga, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Napakarami niyang biyaya. Masaya siya pag nagpapasalamat tayo.
Hindi po malungkot ang mukha ng Diyos. Ang Diyos ay masaya. Ngayon lang, nakatingin ang Diyos sa ating lahat. Sa bawat isa sa atin nakatingin siya. At alam niya ang puso natin kung nagpapasalamat. At kung tayo nagpapasalamat, may galak ang Poong Jesus Nazareno na yakapin ang pasasalamat natin. Tayo'y pumapasok dito na masaya. Naniniwala ka ba na uuwi ka ng mas masaya? Amen? Ang hina? Ang hina pa rin? Galit na kayo ah. Masarap pong magpasalamat. Magpasalamat din tayo sa mga taong mabuti sa atin. Mga taong hindi humihingi ng kapalit. Ang Diyos hindi humihingi ng kapalit. Kahit nga magkasala tayo na magkasala, patuloy kanyang pagpapalain eh. Ganyan tayo niya kamahal. Ang tao, tayo, masaya tayo pag pinasasalamatan tayo sa ginawa natin. Pero maraming salamat sa mga taong pagtumulong, hindi nang hihingi ng pasalamat. Diyos na ang bahala sa kanila. Kaya sasagana ka lalo. Masaganang masagana. Dumarating ang Pasko. Dumarating ang bagong taon. Ano ba dasal nating lahat? Hindi man maging masagana ang bagong taon? Bakit gusto nating maging masagana? Gusto ba nating yumaman lang? Hindi. Alang-alang sa pamilya. May kakainin, may pambayad ng matrikula, may pambayad sa Meralco, may pambayad sa tubig. Grasa ng masagana yun na pinasasalamatan natin. Pumapasok yun. Pero anong sabi ng Diyos? Ano sinasabi sa iyo ng Diyos? Mamuhay kang marangal. Aagos sa iyo ang biyaya. Huwag kang manloloko. Huwag kang gaganti sa gumawa sa iyo na hindi tama. Magbigay ka na huwag kang hihingi kahit pasalamat. Aapaw sa iyo ang pagpapala niya. Naririto tayo masayang nagsisimba. Naririto tayo sa loob ng Quiapo. Maring may hinihingi, pero nagpapasalamat na tayo. At lalabas tayo sa simbahang ito na punong-puno ng kanyang pagpapala. Amen ba? Mahirap ang buhay. Walang imposible sa Diyos. Mahirap ang may sakit. Walang hindi kayang pagalingin ng Diyos. Tandaan nyo yan. Ano lang hinihingi? Mabuhay ka ng may dangal bilang anak ng Diyos. Huwag kang gagawa na hindi maganda sa gumagawa sa iyo ng pangit. Sasagana ang buhay mo. Amen po ba? Pasalamatan nga natin ang Poong Jesus Nazareno. Alam nyo, kahit nag-iisa kang pumasok diyan na pumapalakpak, matutuwa sa iyo ang Jesus Nazareno. Bakit? Di ka nahihiya na siya'y pasalamatan. Ha? Minsan kasi kahit krus. Di ba sabi ko sa inyo last week, krus nga lang nahihiya ang marami. Sasakay sa jeep, tsung, kakaparanggot, pasalamat ka. Tuwing nag-aantanda ka ng krus, salamat Diyos ko. Magsisimba ka lagi. Hindi kailangan ng ngiti sa labi, ngunit kaligayahan sa kalooban. Di kailangan ng halakhak, pero tuwa sa kaluluwa at puso. Naririto tayo, nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa Diyos na nagagalak sa atin. Diyos na nagpapala. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Ama ang hiwaga
ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin na may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang itutugon natin, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-alaala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang hanggang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Tumahimik po tayo sumandali. Buong taimtim tayong magpasalamat sa Diyos at gayon ang ating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, ipinangako na iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming mga pasanin. Loobin mong lagi kami makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesu-Kristong aming Panginoon. Magsipo muna po ang lahat. Panginoon, aming andog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inanda ang aming puso upang dito'y manan ka sa pagdating mo. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesu-Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na igay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y sinugo mo pang matupad ay yung magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay na mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspus sa magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, kimbanal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, si Jesus ang Kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng abot-abot na biyaya at pagpapala. Mapalad tayo ngayong tinawag upang tumanggap at magpasalamat sa Kaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magalak sa Panginoong di mo nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya'y lulukso ka sa laki ng tuwa. Sa wakas makikita mo siya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magbantay, at salubong
hinihingin natin. Sa paligid tumingin ka, pagmasdan ang mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo, tinig niya, at agad maawa. Palad mo'y pusong maligaya. Hintayin darating si Jesus na pon natin. Maghanda magbantay at salubungin natin, at salubungin natin. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari tayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron pong tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo ng mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass in service sa darating na December 7, 2023, Huwebes, sa ganap na 6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin na iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Umayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na itim na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka namin.